Pumirit ang Bureau of Corrections ng 1.5 billion na pondo para sa reforma sa Bilibid. Ito'y para hindi na malusutan muli ang burok ng mga persons deprived of liberty. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe. Matapos ang issue ng pagtakas ng PDL na si Michael Cataroja mula sa Bilibid, nakapokus na ngayon ang Bureau of Corrections sa mas mahigpit na pulisiya at reforma sa loob ng mga piitan. Isa sa paghihigpit ngayon ng Bucor, ipinagbabawal na ang anumang uri ng sugal na libangan sa loob na pinagmumulan. Kung mga, dati kasi inaalaw yung bilyar eh. So kailangan ihinto na yung bilyar. Baraha, bawal na yung baraha. Kaya maganda kung wala nang takip eh. Diba? Wala nang tabing yung kanilang mga silid. No? Kita yung ginagawa nila. Pinagbabaklas na rin ang mga dingding sa kubol para tanaw na mismo ang ginagawa ng mga PDL, lalo na kapag nalagyan na ng mga CCTV ang loob ng piitan. Pero may hirit ang Bucor. Nais nila humingi ng dagdag na 1.5 billion pesos para sana matuloy na rin ang iba pang reforma. Sabi ni Katapang, ito lang ang paraan para tuluyan ng maayos ang sistema. Hindi kasi sasapat ang inilalaan sa kanila na 7.5 billion pesos. May binigay pero hindi sapat para mas ma-jumpstart ko na yung pag-transfer sa Iwahig, sa Palawan, no? Sa ibang kolonya. Ang naibigay lang mga more or less 600, so napaka maliit, hindi kakasya yon. Bukod naman sa dagdag pondo, ibinalita din ni Katapang na ipinasa na nila sa Kongreso ang resulta ng forensic pathology ng NBI at University of the Philippines sa mga butong nahukay mula sa septic tank. Sabi mismo ng Bucor, fake news umano na may mass grave sa loob ng Bilibid. Walang human remains na nakuha. Na forensic yun, pero hindi raw siya human remains. Oh, hindi naman eh. Wala naman mass grave eh. So we already submitted to DOJ and then Congress na finally na-resolve na yung issue. Ikinatuwa din naman ito ng DOJ. Relieved din tayo dahil ang tinatakutan natin na may ganong klaseng problema ay wala naman pala. So we hope no na patuloy na lang yung mga reforma ho natin. Hindi na tayo lilingon sa likod, kundi titingin na tayo sa future natin. No? Samantala, nakapagpalaya naman ngayong araw ang Bucor ng 880 na mga PDL na karamihan ay natapos na ang sintensya o kaya ay nabigyan ng parol. Hindi naman mapigil ang maging emosyonal ng ilan sa kanila sa tuwa na muling makasama ang kanilang mga pamilya. Masayang-masaya po, makakapiling ko na po mga anak ko. Miss na miss ko na kayo mga anak. Nakapauwi na si Papa. Sa inyo na ako. Maraming salamat sa suporta nyo. Hindi nyo ako iniwanan. Kahit ako na nandito sa Bilibid. Luisa Erispe, para sa Bayan.